Una po yung bago yung first year anniversary namin, pinakilala niya ako sa family niya. Mm-hmm. Tapos na-feel ko lang na hindi pala siya, na-feel ko na yung family niya hindi ganun ka welcome sa akin. Like parang dinededma lang ako. Tapos hindi ako ganung kinakausap. Tapos yung parang feeling ko, bakit? Anong mali? Anong kulang sa akin? Anong hinahanap nila para sa anak nila? Bakit hindi ako sapat? Yung parang nakapapa-question ako sa sarili ko kung yung nang kine-question ko yung worth ko. Kasi nga parang ano ba yung dapat kong gawin para magustuhan ako ng family niya? Yun. Tapos yung gabi na yun, hindi ko siya inopen kasi baka nag-overthink lang ako. Kasi wala naman akong background na malay mo, hindi talaga sila makwela, hindi sila yung pamilya na tara, karaoke, tara, ganta-ganyan. Yung... So, paano mo, kailan mo na-confirm na, ay, totoo yung nararamdaman mo at hindi produkto lang ng overthinking mo? Paano ka na kasigurong totoo yung mga nararamdaman mo? Yung hindi rin sila nag-try na i-approach ako at hindi rin siya nag-try na i-meet ko ulit sila. Doon ko na-feel na, okay. Siguro nga totoo yung nararamdaman ko. Siguro nga hindi ako nag-overthink. Tinanong mo na sa kanya. Yun yung time na dapat tatanungin ko. Nasagot niya. Na dapat lilinawin ko. Yun yung mga time na sabi ko, okay, ito yung pinaka nagbabother sa akin. Kasi nung na-meet naman niya yung father ko and brothers ko naman, okay naman. Tinanggap naman siya ng maayos. So, siguro nag-expect lang ako na ganun din yung marireceive ko. Gusto mo bang makuha yung sagot ngayon sa tanong na yan? Hindi na siguro. Kasi okay na ako ngayon eh. So, kahit hindi... ikaw okay sa'yo yung kahit may mga tanong kang hindi nasagot? I mean, kung sa family ba niya? Or sa kanya ko tatanungin? Hindi, tatanungin natin sa kanya. Ba't naman ako pupunta sa nanay? Hindi ko makilala. Sa palagay mo, effort ako para sa'yo. Gusto ko tayo magkakilala kasi nakita namin. Nanay ko nga, hindi ko masyadong napupunta. Pupunta pa yung nanay niya para lang sa issue mo. Grabe. Ba't ako pupunta sa nanay ni Sherwi? Ay, ni Ale. Ito kasi sabi, inamin mo kasi na ikaw si taga-Balinsuela siya. Na... nabuo tuloy sa utak ko. Allen. Hindi, joke lang. Si Allen, tatanungin natin kay Allen. Kasi tinanong mo pero hindi nasagot dahil nga hindi naging maganda out. Usap. Oh, oh. Gusto mong itanong namin o itanong muna ng personal para malaman mo yung sagot. Hindi yung madami tayo ebas dito pero walang sagot. joke. Sino mo magtatanong? Si Judy na. Tatanong ni Judy. Ni Judy kay Allen. Alam mo na, ikaw pang magtanong kay Allen. Kasi kunyari, dalawa lang kayo rito. Baka yung mga gusto mo itanong nun. Hindi, yun muna. Kasi isa yung natin issue. Yun yung first issue. Yung parents' consent to whom it may concern. Family, oh. Please excuse my daughter for being absent due to diarrhea. Yung nanay ko, kasi yun ang lagi isulat sa teacher ko. Kahit wala naman akong diarrhea. Please excuse my son for being absent today due to diarrhea. Pero wala naman akong diarrhea. Wala lang kaming baon. Pati ko maamin-amin na wala akong baon. Lagi na lang akong diarrhea. So, yes. Ay, ito ka pala. Itanong mo na sa kanya. Sana hindi masamain ng mama mo, pero gusto ko lang malaman kung talagang hindi ba nila ako gusto. Actually... Wait. Or may standard ba na dapat kong ipasa? Ay, application pala yung pinaka. Application pala to. Kaya pala ganito. Resume. But daw, payag ba yung mga magulang mo maging employer niya? Yes, Allen, would you like to answer that? Yung naging issue kasi nun, na nakita nung nanay ko nun, mother ko, is younger sa akin, 5 years younger kasi sa akin eh. Tapos, syempre nag-aaral pa. So, yung mother ko, inaano niya na, marami ka pang, alam niya, marami ka pang gusto mangyari sa buhay mo. Siyempre, kami may, ako, mas may edad na sa'yo na parang inaano niya na magkakapamilya na agad. So, nag-worry siya na either masaktan ako na mas may makilala ka pa ng kaedad mo. Kasi nung time na yun, nag-aaral pa siya eh. Parang mas mature ka sa kanya. Mas mature ako. Seryoso ka na sa buhay. Siya, mas bagets. So,
Tapos nakikita na, nung time na after kasi noon, medyo may gumigimik-gimik. Mm-hmm. So, hindi gusto nung mother ko yung ganun. Parang gusto niya din yung business-minded din sana yung makarelasyon ko. Mm-hmm. So, dun na hindi na nagkaayos. Pero tinatry ko pa rin ipaliwanag sa mother ko na, hindi, kaya ko pa naman ipaliwanag sa kanya. At least makapag-adjust siya pa unti-unti. Kaso, medyo masungit yung nanay ko, yung mother ko. Pero, matanong ko lang, kasi meron din namang ano eh, yung family na, hindi okay sa akin yung partner mo, pero since ikaw ang partner, bahala ka. Diba, yung, diba, hindi naman kami makikisama dyan eh, diba ikaw? Kung okay sa'yo, di go. Kung sa amin di okay, eh kami lang naman to eh, diba? Meron din naman, hindi okay sa akin, tapos may opinion kami, tapos kailangan mong i-consider. Ganun ba nangyari? O hindi naman? Hindi ganun eh. Parang mas nanaig pa rin yung sa side niya. Eh, kasi siya lang yung nag-aruga sa amin. So, hindi ko nanamit kasi yung father ko. So, parang mas inaano ko na lang kung saan yung mas magaan para sa kanya. Mm, kaya, since so, ano, solo parent si Madir, malaking ano, kumbaga ina-acknowledge niya din yung ano, damdamin ng nanay niya dahil yun lang ang naging magulang niya sa buong kasi buhay. Kasi total naman, naisip ko na bata, mas bata siya sa akin, mas marami pang opportunity yung chance na mas makakilala siya ng mas better sa akin na mas makaka-jive niya. Yun, issue sa partido mo, pero hindi issue sa'yo. Hindi issue sa'yo. Kasi tinuloy mo naman yung relationship nyo, di ba? Hindi naman yung ano. Pero, nag, ano sa kanya, nagmarka. Di ba? Nagkabubog siya dun sa pangyayari na yon.